Mga brods, time out muna. Gusto nyo ba kumita na kahit nasa bahay ka lang, ikikita ka na kahit nanonood ka lang ng mga paborito mong kupunan sa kahit anong liga, dito ka na sa 1xBet. Pwede ka nga tumaya or magbet dito mapa PBA, NBA. Itong sakto ongoing ating NBA Conference Semifinals sa East. Nagbakbakbakan doon Miami versus New York Knicks. Kabilang bracket, 76ers versus Boston Celtics. Sa West naman, Denver Nuggets versus Phoenix Suns. Tapos sa kabila naman, LA Lakers versus Golden State Warriors. So kaya nga, ibet mo na ang paborito mong NBA Semifinals team, mga kabrods. Unang deposit mo, ibibigyan ka agad ni 1xBet ng 7,000 pesos deposit bonus. So para makapag-register, i-click lang ang link dyan sa pin comment section sa ibaba at gamitin ang promo code na 1xOverrated. So bet na, mga kabrods! CJ, over to Hawaii! Hey mga brods, ito na nga after nga na mabangko na ito po ni Terrence Romeo dun po sa last game nila against Barangay Nebra San Miguel nung game 3 semifinals, dito na nga iti-trade na ni Boss Al Francis Chua ito pong si Terrence Romeo. So marami nga nagsasabi at nagki-question bakit ito pong si Coach George Gullit hindi nga talaga ito pinasok ito pong si Terrence Romeo dahil isa nga sa mga dahilan dito mga brods na dahil iti-trade na ito pong si Terrence Romeo at naghahanda sila ng 3-team trade. So kung saan ito pong si Terrence ay mapupunta sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots mga brods ha. So ito pong Magnolia ay alam naman natin marami na itong mga point guards dito po, siyempre alam natin na napakabilis ng rotation or backcourt rotation ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Yun nga lang, hindi sila nakausad, diba? Dito po sa ating semifinal series. So, ito na nga. Ito po Magnolia ay talagang magdadagdag ulit ng point guard mga kabrods. Dahil si Terrence Romeo, imbis na babangko sa SMB dahil dito kay Coach George Gallant, baka dito na siya ililipat ni Boss Al Francis Chua at ito po si Coach George. Baka palitan yan ni Boss Al dahil siyempre dapat nakaisa man lang, diba? Ang SMB, diba mga kabrods? Hindi dapat sweep yon. Pero yun nga sabi nila, without John Marfardo mahirapan talagang SMB. Pero ito nga si Terrence Romeo mga brods ha, mapupunta ito sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Pero ito ay sabay sa mga reports natin, may mga point guard din na palagay sa trading blocks ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots kung saan magbabawas din sila ng isang guard or dalawang guard based dun sa 3-team trade na gagawin ng SMC mga kabrozel. Ito pong si Terrence Romeo ay syempre ayaw nila itong mapunta sa ibang kupunan mga kabrods dahil alam naman natin yung kakayahan ni Terrence Romeo kaya nga nila kinuha ito pong si Terrence from Global Port Batang Perdate, ang isa sa mga solid na mga corporation dito sa PBA dahil ayaw nila itong makalaban kung saan isang babad na Terrence Romeo, kaya nga ganyan kalakas si Terrence Romeo, ayaw nila itong maging kalaban kung saan gusto nila ito maging kakampi. So itong si Terrence ay sabi nila mababagay din ito sa Magnolia Hot Shots, lalong lalo na ito pong Magnolia syempre naandyan na lahat, naandyan yung depensa, yung bilis, yung scoring lang talaga mga brods ng Magnolia ang isa sa mga kine-question din ng mga ibang players or ibang fans ng Magnolia mga brods. So kapag naandyan na si Terrence Romeo syempre matutulungan niya talaga ang Magnolia dito. So kaysa naman sa yun nga nababangko sayang naman yung talento ni Terrence Romeo mga brods kung hindi naman ito ipapasok ni Coach George Gallant. So marami nga nagdismaya mga brods nung semifinals against Barangay Nebra San Miguel. So sabi nila, imbis na ipasok ni Coach George ito pong si Terrence Romeo, mas pinapasok pa niya yung mga ibang players na paborito niya like Jericho Cruz, tapos Chris Ross na minsanan lang namang maka-score. Pero yung isang Terrence Romeo, mga brods, syempre former scoring champion yan. Hindi mo dapat binabangko ang isang Terrence Romeo, sabi nga rin nila. Baka next window, kunin ito ni Coach Chot Reyes, ito pong si Terrence Romeo. So mga brods, sa lahat po ng mga SMB fans sa tinyo ba dapat bang bitawan ng SMB? Ito pong si Terrence Romeo after ng ginawa sa kanya ni Coach George Gallant. Syempre komento ko lang ang opinion mo dyan mga brods at isa-isa niyan. Kung mampu tayo no, sa kabilang balita naman natin mga brods, ito pa nga pong si Juan GDL, ito pong si Juan Gomez Dalayano. Alam naman natin na nasa BC Wolves ito
At itong kuponan niya ay talagang malakas din ito, mga bros. At yun nga, maganda ang experience na mangyayari dito kay Juan Gomez de Leon yun, mga bros. Dahil yun nga, naglalaro ang kanyang kuponan sa LKL or Lithuanian Basketball League. At hindi lang yun, mga bros, sa ENBL pa, sa European North Basketball League. So mga bros, tiba-tiba ang experience na makukuha mga bros ni Juan Gomez de Leon dito sa BC Wolves. Kasi nga, mga bros, eh parang nagtulungan din itong BC Wolves. Tapos ito pong sa agent ni Juan Gomez de Leon, dahil gusto na nga ng BC Wolves na lakihin ang kanilang fan base. Dahil bago-bago lang din ang kuponan na ito, June 2022 lang din na found ito pong kuponan ni Juan GDL. So mga bros, yung experience dyan ni Juan Gomez de Leon, pag napunta niya yan dito sa PBA, alam ko nga mas magiging mapadali sa kanya yung laruan dito sa PBA. So ang kontrata nga ni Juan Gomez de Leon, mga bros, isang taong kontrata, from October last year hanggang October ngayon, or depende sa season na mangyayari dito sa BC Wolves sa Lithuania or sa European Basketball League. At yun nga, kapag natapos ang kontrata dyan ni Juan GDL, feeling ko, mga bros, dito na nga siya magpapadrop sa PBA. Dahil ayon din sa mga reports natin at sa agent niya, once na hindi na ito marinyo ng kontrata, diretso na yan dito sa PBA draft, mga bros, ngayong September. So kapag umabot ito pong si Juan GDL, talagang mag-a-apply ito sa PBA. So syempre may mga kuponan din kasi na interesado sa kanya, like ang barangay na Bra San Miguel. Dahil ayon sa mga reports natin, gusto ng barangay na Bra na mapalitan ito pong si LA Tenorio, dahil di na rin bumabata ito pong si LA. Dahil yun nga, nagkakaroon na ng health problems ito pong si LA Tenorio. Pero mga bros, hindi natin alam kung magiging 100% pa ang laruan ni LA. At yun nga, nagkakaedad na rin. Kaya nga itong Hinebra ay naghahanap na ng mga possible future guards nila na katulad ni Juan Gomez de Leon. 6'1 guard ito pong si Juan Gomez, high flyer din, mga bros. May shooting, maganda ang kanyang court vision na kay Juan GDL ng lahat. Tapos yung experience pa sa ibang bansa, tapos palaging nagigilas Pilipinas pa ito, mga bros, under coach Tab Baldwin dati. So abangan natin ito, mga bros, dahil ito nga barangay na Bra San Miguel ay kursonada ang laruan ni Juan GDL. So kapag nawala si LA Tenorio, meron ka namang future guard na isang Juan Gomez de Leon. So hindi naman bago na sa Hinebra ang magbigay ng malaking sahod dito kay Juan GDL, dahil marami na nga silang player na binibigyan ng maximum contract, mga kabrods. So alam ko nga na magiging isa sa mga top picks if ever mang magpa-draft ito pong si Juan GDL. Pero kapag ang barangay na Bra San Miguel ay kursonada talaga ang player na yon, ay gagawin nila ang lahat, lalo na under the table, kapag gusto nila, mga kabrods, di ba nga, yung mga Blackwater Bossing, yung Tira Firma Jeep, lahat ng mga first pick nila, first rounder nila, napupunta sa mga SMC teams or MVP teams. Dahil syempre, mga bros, gustong gusto nila yon, bibigyan talaga nila yan under the table. Pero mga bros, businesses, sila ang may pera dyan. So di na nila kasalanan yan, mga bros, but pumapayag kasi yung mga teams, ng mga farm teams na ganyan. So ikaw, mga bros, ito nga pong si Juan GDL. Di lang naman basta-basta famous ito pong player na ito, may laro rin talaga ito, mga bros. Kaya kaabang-abang yan, mga bros, hindi naman yan o-offeran sa ibang bansa kundi yan magaling, di ba? So ikaw, mga bros, sa tingin nyo ba, Juan Gomez de Leon, isang 6'1 guard, dapat bang makuha talaga ito ng Hinebra, at dapat bang abangan nila yung kontrata na ito para mapirma nila at madrop nila sa PBA? So comment mo lang, pinyo mo dyan, mga bros, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga bros, at this is our Data Dialites lang. I'm out. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a